Magandang araw mga tol, Naoya the Monster Inoue humingi ng pasensya sa mga boxing fans dahil sa napospon na laban niya kontra Stephen Fulton. Ayon sa post ni Inoue sa kanyang Twitter account, isang Japanese ang nakapost, kaya translate po natin yan sa English. Sabi dito mga tol, we apologize for any inconvenience to all concerned and the Fulton camp, I'm sorry. In addition, the fans who were looking forward to it were very important, there is no reason. So sa mga nagsasabing na duwag daw si Monster Inoue mga tol, medyo tagilid tayo dyan. Isipin nyo na lang mga tol, naging undisputed champion si Inoue, 3 division champion. Tinalo pa niyang isang kababayan natin na si Nonito Dunayre. Alam naman natin na future Hall of Fame si Nonito Dunayre. Kahit sabihin natin na may edad na si Dunayre mga tol, syempre nandun pa rin yung galing niya sa laban. Kaya bigyan natin ng credit si Naoya Inoue dahil sa kanyang husay at galing. Kung matatandaan mga idol, tinalo lang ni Paul Butler itong si Jonas Sultan. Samantalang si Paul Butler pinaglaruan lang ni Naoya Inoue. Kaya medyo tagilid yung sinasabing duwag daw itong si Monster Inoue. Lahat naman ng boksingero mga tol nagkakaroon ng injury. So yung injury ni Inoue yung fist niya. So hindi daw ito 100% sa kondisyon kung ipagpatuloy pa rin niya ang laban. Pero marami din ang nagsasabi na dahilan na daw ng isang boksingero ngayon ang injury para lang hindi matuloy ang laban at makapag-prepare pa ng mas mahabang panahon. Pero kung matatandaan mga tol, nagkasakit din naman si Cuadro Alas Casimero bago ang laban niya kay Paul Butler. Nagkaroon din siya ng sakit na gastritis. So parang ganyan din si Inoue mga tol, nagkaroon siya ng injury bago ang laban kay Fulton. Pero ayon sa report, muling ibabalik ang laban sa buwan ng July. Inannounce na rin ito ni Michael Benson. Marami din ang nagsasabi na lumaban na lang daw si Stephen Fulton sa iba bago kay Naoya Inoue. Anong buwan pa lang ngayon mga tol? March, April, May, June, July. So may 4 na buwan pa. Kung gusto ni Fulton, pumili muna ng isang easy fight na laban bago kay Monster Inoue. Pwede naman yan mga tol dahil malayo pa ang July. Sa ibang banda naman, Alexander Usyk versus Tyson Fury, medyo nagka-problema sa negosasyon. Kung matatandaan yung mga nakarang araw mga tol, pumayag si Usyk sa 70-30 ni Hatean. Pero may isang kondisyon si Usyk, tatanggapin niyang offer na 70-30 basta mag-offer daw si Tyson Fury ng $1 million sa mga Ukrainian. So habang inaayos yung agreement ni Usyk versus Fury, nag-utos din itong WBA na kailangan daw maikasa agad yung laban ni Usyk versus Fury. Kung hindi daw ito maikasa kaagad, kailangan nang magdepensa ng titulo si Alexander Usyk laban kay Daniel Dubois. So parang ganito na nga po ang mangyayari dahil sabi ng kampo ni Usyk, hindi na daw matutuloy yung laban kay Tyson Fury. Masyadong greedy daw ang demand ni Tyson Fury. Laging lamang daw si Tyson Fury at parang hindi na niya nire-respeto si Alexander Usyk na hawak ang tatlong titulo. Parehas naman kasi champion mga tol at hindi naman challenger itong si Usyk. Pero tinatrato ni Fury na parang challenger lang sa kanya si Usyk. Si Fury kasi ang nagpapahirap sa laban na to mga tol, ang dami niyang hinihiling na demand. Samantalang si Usyk gusto lang niya makalaban si Fury para sa undisputed belt. Samantala sinabi naman ni Deontay Wilder, nakanda daw siya pumalit kung hindi naman matuloy itong Fury versus Usyk. Nakanda daw anytime si Wilder na lumaban na lang kay Usyk. So ano ang masasabi nyo dyan mga tol, isang magandang laban din sana ito sa heavyweight. Usyk versus Deontay Wilder. So hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon mga tol, maraming salamat po.